pagbayaran yung ginapanggol sa anak ko. Anak namin. Ligtas ko ang anak ko sa loob ng problema. Hindi na napigil ang maiyak sa galit ni Rosario, hindi niya tunay na pangalan dahil sa sinapit ng pang-aabuso ng kanyang anak. Isa ang kanyang anak sa 7 batang umano'y sinasaktan ng kanilang guro sa isang public elementary school sa Orani, Bataan. Ang isa sa mga lalaking mag-aaral nakaranas na palunukin ng butones at pilit na pinadudumi sa loob ng classroom. Ang mga batang babae ginagawan daw ng kahalayan ng lalaking kapatid ng guro sa mismong classroom. Nito lamang Marso nalaman ng mga magulang ang tungkol sa nangyari. Aksidenteng narinig ng isa sa mga nanay na pinagkukwentuhan ng mga bata ang tungkol dito. Base sa kwento ng mga bata, madalas daw na dumadalaw sa eskwelahan ang kapatid na lalaki ng kanilang teacher. At kapag naroon daw ang suspect, inilalak ng teacher ang kanilang classroom. Sa isa sa mga kwento ng kanyang anak, muling bumuhos ang luha ni Rosario. Tinali daw po yung kamay niya, nilagyan ng tape ay nandong daw po siya, tinaas ba daw po siya. Tapos habang ginagawa daw po sa kanya yun, tawa lang daw po ng tawa yung teacher niya. Tumangging humarap sa kamera ang principal na eskwelahan na hindi rin daw alam ang tungkol sa mga nangyari. Ang inireklamo namang teacher, tumanggi rin magpa-interview pero mariin niyang itinanggi ang mga paratang. Giit pa niya, malinis ang kanyang record sa 3 dekada niyang pagiging guro. Pero ang mga magulang, desididong magsampa ng kaso. Na-file na po namin sa prosecutor, naghihintay na lang po sila ng tawag ng fiscal. Maulong po yun, tsaka po yung kapatid niya. At hindi na po talaga makapagturo yun. Bukod sa hustisya, hiling ng mga magulang na sana ay makaahon ng kanilang mga anak mula sa bangungot na kanilang dinanas. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting.